So, hello and welcome back po muli sa ating munting channel. No? So, balitang Marblex naman tayo. No? Yung Marblex, yung kumuha ng Ninokuni, saka yung ano, KOF Arena. No? So, may pang-apat sila na game. At saka natin yung roadmap nila. So, release na itong A3, Ninokuni, saka itong KOF Arena nila. No? So, ang susunod nila itong is Meta World My City. No? So, pag napunta kayo sa website ng Meta World, ayan, pre-register na siya, no? Meta World My City, the world is in your hands. So pre-register, kapag mag-register ka dyan is gamit ka lang ng inyong email, no? Type nyo lang dito, tapos pili lang kayo kung ano ang platform na gagamitin nyo, no? So pwede PC, App Store, saka sa Android, no? Pagka-register nyo dyan, may mga ano sila ito, accumulated pre-register reward, no? So kada may nag-register, ayan, na-unlock itong mga to, no? So possible to makuha natin pag release na yung game, no? So kailan ba ma-release yung game? Sabi sa page nila sa Marblex, we have an exciting news in store for it today. So the long awaited port addition to the MBX DAO is going to launch on Wednesday, April 19. So next Wednesday pa, no? So April 19 marirelease na siya, no? So malalaro natin siya. So pwede ka na rin siguro maka-earn dito pag release, no? So kung gusto niyo mga details about dito sa mga events nila, kung gusto niyo makita, punta kayo sa Discord server nila, no? Click niyo lang yung link, no? Or iwan ko yung link sa baba, no? Ngayon, ano bang type ng game itong itong Meta World My City, no? Sabi nga My City, no? So parang city building yata or nation building, no? So yung gagawa kayo ng mga town. May preview naman sa panoorin natin itong video nila. Ayun, parang gagawa ka ng mga city. Parang Sims ganun. So, ang check natin ngayon is paano makaka-earn sa game na to, no? Saka medyo parang complicated siguro yung laro. Pero kung sanay kayo sa mga ganitong style na game, so hindi niyo po problemahin to, no? Magbibuild ka ng mga lugar, city, ganun. Ayun, Meta World My City, no? So ano meron sa kanya, no? Check natin. Kasi pag nasa game ka na daw, kunyari nagbibuild ka na ng game mo, within sa world na yon, ito may board game natin na tawag sila, no? Pwede ka maglaro, pwede ka maglaro nito, parang ayan, ano pa tawag dyan, yung dice na niroroll. Tapos ito pa, real-time competition with players all around the world. So, pwede din makipaglaro, no? Sa mga iba-ibang players, no? Tapos, ito, come up with great strategies by utilizing different characters combo. So, marami pang pwedeng gawing laro in-game mismo. Dito mismo sa My City na to. May skill galore din. Tapos season rank, so siguro dito makakakuha ka din ng meta cash, no? Yung ang meta cash yata pangalan ng magiging ano nila, token nila, no? Watch the meta world grow as major cities from around the world. So ganyan, no? Medyo kung trip nyo yung mga ganitong laro, goods to para sa inyo, no? A city building na laro. So roadmap, so mag-open na nga siya sa April 19, no? So, check natin yung white paper niya kung ano meron. Ito, no? Enjoy real estate transaction and board games in Meta World, no? Meta World My City is implemented on real city basis, no? So, ayan. Gagawa-gawa ko ng mga town, buildings, etc., no? So, check natin economy niya. Ito yung Meta Cash. Ito yata yung pinaka-iipunin mo, no? Meta Cash is an important currency that can be exchanged with Ethereum. So, Ethereum yung ano niya. Kagaya sa ano? Sa A3, no? Ethereum ang i-convert mo yung ano sa ano? Para maging MBX, no? So, Ethereum ang iipunin. I mean, Meta Cash, tapos i-convert mo sa Ethereum, no? So, ito yung acquisition niya, no? Well, wala pa. Coming soon pa lang. Hindi pa nakalagay, no? Meta cash can be utilized in real estate transaction. So, crystals.
And crystal is a currency that can be obtained in-game mainly through revenue in the metaverse by selling. So ito yata yung in-game currency nila, crystals daw, no? Pwede ma-obtain land structure, real estate, mileage, meta cash exchange, reward from top board games, usage. Ito yung mga following usage niya, no? They are essential currencies in the metaverse. So ito yung pinaka-currency pala, no? In-game currency, no? Itong meta kasi ito yata yung pinaka-token nila. So check natin token flow chart. Ito game. So makukuha mo yung mga token ba sa board play. Enter and reward, character card, power up, magagamit mo sa mga ganyan bagay, crystals, mileage exchange, meta world. Tapos yan, papunta siya sa initrium, papuntang Marblex. So initrium, ano, so bali dadaan sa initrium yung ano, hindi siya sariling token, ano, kagaya ng ninukuni, no, may sarili silang token. Pero yung token nito is metacash, pero yung pinaka governance niya papuntang initrium yata, no? Ano yung structures ng NFT? What are structures of NFT? You can earn additional reward daw. So bali yung mga building, may mga NFT structures ang tawag nila, no? So itong mga building na ginagawa mo na to, may mga NFT yan. Ito, no? So may mga ganyan bagay na NFT. Siguro siyempre pag may NFT, mas additional siguro sa profit, no? Baka mas makakakuha ka ng mas mabilis na crystals or crystals, tama, in-game currency niya, crystals, no? Tapos may character NFTs din daw. Ayan. Hold value and therefore ensure meticulous management of this item. Characters NFT can be acquired through minting. So magmi-mint ka para magkaroon ka ng sariling NFT, or siyempre alam mo na bibili, gagamit ka siguro ng cash para makapag-mint ka, no? So yung earnings nito, hindi pa natin sure kung free, no? So kung super free to play ba siya or kailangan pa rin ng ano. Pero basically baka hindi, kasi kailangan siguro nito ng ano, ng isang item para makapag-mint ka, no? So bibili ka nun. Kagaya sa ninukuni, no? Kailangan ng black dias, no? So ito yung mga among all characters, legendary craft character NFTs have more powerful skills. Ayun. So yun ang advantage ng mga NFTs, no? So ayun, may classification siya, normal characters saka may legendary characters daw, no? Hindi natin sure kung magkano yan paglabas, no? Magkano magiging minting niya. So kung gusto niyo basahin yung details dito, so check niyo lang yung white papers niya, no? Anyway, share ko lang sa inyo kasi ba April 19 na to, so pwede nyong i-check sa mga YouTube channel kung ano yung gameplay nito, no? Para may idea kayo kung paano yung laro niya. Pero yung earning niya, ayun nga, actually wala pa nakalagay, coming soon pa, oh. Siguro hindi pa nila na-update yung white paper nila, no? Pero city building to, so siguro magbebenta-benta ka dito, no? Magki-create ka ng mga cities, eh. Saka medyo malaking ano to, no? Malaki-laki yung tag dito, yung world niya, no? So ito pa, marami sila mga events. So try nyo sumali sa Discord nila kung gusto nyo sumali sa mga pa-event nila, no? Para makakuha kayo ng mga previews nila, no? So under to ng Marblex, no? MBX. So sa ngayon naman, mataas yata ang MBX, no? Nasa 160 yata ang MBX, no? Dati kasi last 70 lang yan, eh. Ayan, 159. So goods naman ng MBX sa Tomas, no? So ayan, Meta World My City, grand launch is 419, so April 19, no, grand launching na siya, no. So check nyo yung, kung gusto nyo i-check yung game, so punta lang kayo sa website nila, tapos basahin nyo yung mga details at yung kung ano meron sa kanya, no. Yung earnings niya, hindi pa natin sure, meron nakalagay dito kung paano, pero yung actual di pa natin alam, no. Saka kung magkano or kung may kailangan bang bilhin para makapag-mint ka, no? Pero usually naman ganun, eh, no? May kailangan kang bilhin para makapag-mint ka. So hindi pa siya totally free to earn, no? Hindi pa natin alam yung earnings niya kung total free, no? So abang-abang na lang tayo. So April 19, Meta World My City under to ng Marblex, no? Or yung MBX, no? So yan, hanggang dito lang tayo sa video na to, no? So update na lang ulit tayo kung may bago pang parating, no? So thank you ulit for watching and see you sa next video. Bye bye.